ito, Toyota Hilux diesel. Diesel naman ito. Bale, naging problema lang nito itong ano niya. Ayun, walang belt. Itong alternator niya nag-stuck up. Ayun oh. Ayaw mapito. Oh, oh. Yan. Kita, yan. Kaya pinutol niya yung belt, nag-stuck up yung alternator niya. Nung nakita niya nang umilaw yung ano, dinala dito. Tapos pagpukas namin, wala nang belt. Na sunog na. Mawala na rin nakakalat dito eh. Kaya yun ang dahilan niya kaya pinutol niya itong belt. Nag-stuck up yung alternator niya. Ano, hindi nga mapihit oh, tigas. Tapos yung ikutin ko tong mga to parts sa kabila dito. Meron isang idler ang may tama ito. Tignan ko mamaya kung pwedeng palitan ng buo yung bearing lang. Yan. Tapos yung mga ito inikot ko lahat. Okay naman, wala namang kaso. Saka yung isang tensioner niya. Okay naman. So, ang mangyayari dito, meron na agad akong pamalit yan oh. Isang belt saka yung alternator assembly. Bale, yung pagbabaklas naman dito, pero disconnect yung baterya, yun na disconnect ko na. Tapos itong positive line nitong alternator saka yung socket niya doon sa may mga battery indicator saka switch. Pagkatanggal noon, sunod itong ano idler niya kailangan matanggal rin to kahit hindi sira dahil dito tatama ito, itong bolt ng ano alternator na kapit to, isa sa taas, isa sa baba. Yun lang luluwan to. So tatanggalin ko lang muna saka ako na lang ipakita pag natanggal na saka ano, may kabit na. So ito lang naging problema niya. Sana nga okay gumana yung ano, walang naapektuhan na linya. Pero siguro ito lang. Nag-stuck up. Ayan o, hindi mapihit. Ayan, yun ang dahilan kaya pinutol niya yung belt. Nag-stuck up yung alternator, pinutol niya yung belt. Pero ito hindi ko alam kung bakit. May tama rin pala to. So yun, napamalit naman tayo dyan kung sakali. So saka na naman, okay, papaklasin ko muna. Ayan yung pamalit natin. Ayan, tanggalan ng alternator niya. So yung idler. Ito yung belt. Focus. Hindi ko sa working table ko yung alternator ng stock up. Ito yun. Kasi ito yung pamalit na ganun bago. Made in Malaysia, local. So dapat ganito sana binili nila kaso walang magagawa. Ang gusto nila. So ito yung original na stock up. So hindi ko nakakalabin yan. Silpak ko na lang ito. Tapos yung bearing na sinasabi ko kanina may tama na talaga. Ayun. Itong nakuha ko malaki. Yan o. Bale, tatanggalin ko na lang yung bearing sa loob. Ililipat ko na lang dito. Kasi wala kasi sa store yung ganitong bearing lang. Wala. So ngayon lilipat ko na lang ito doon. Lipat. Yan. So tatanggalin ko muna yun. Tapos tanggalin ko ito. Ilagay ko dito. Tapos pag may pyesa na kami sa store na bearing, gagawin ko na lang itong spare. So yun na lang gagawin ko. Okay. Tapos sasalpak ko na. Tapos para matestingan ako kung makakarga. So okay na. Patanggal ako na lilipat. Nilipat ko na yung bagong bearing dun dito sa luma. So ito na yung ano na. Ayan. Ito. So dito salpak na. Salagay ko na. Itong alternator. So sasalpak ko muna so ako papakita yung charging niya kung hindi naapektuhan yung mga linya niya. Okay. Ayan, salpak na yung bago. So yung bagong bearing niya na sa idler. So itong bearing lang lang. So salpak ko muna. Yung belt saka yung idler. So ready to start na. Tapos kinunik ko na rin yung baterya. Ready ko na tong tester natin yan. Yan. O sandali na natin para malaman kung hindi na pektuhin yung linya.
yung pagka-stack ng alternator niya. Ayan. So yun, okay na. Nawala na yung sinasabing nag-signal din yung baterya. So yun lang talaga naging problema niya, yung alternator niya. Sunog na siguro yung loob nun. So ayan, makakarga na rin siya. So yan. Nalaman yung tunog niya kanina dahil wala naman, hindi na tumantal kanina. So ayan, okay na. Wala na rin problema niya. Alis na ka po yung alternator, wala na po. Okay.